Mga kaibigan na nakikinig din ngayon, ako po si Alexandra ng Muntinlupa City. Ikinagagala ko po na mabigyan ng tsansa na maibahagi ang karanasan ko at ng aking ina dito sa channel ninyo. Itago po natin ang nanay ko sa pangalang Alma. Ang totoo po ay isa po akong ampon. Tatlo kaming inampon niya, pero ako lang ang nagstay sa tabi niya. Hindi ko maiwang mag-isa ang nanay ko. Kahit na 25 years old na ako ngayon at kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa. Isa sa dahilan ay hindi kayang mabuhay mag-isa ng nanay ko. Lalo pat hanggang ngayon ay hinahabol pa rin siya ng trauma na inabot niya sa sarili niyang ina simula bata siya hanggang sa magdalaga. Hindi naman po araw-araw, pero dalawang beses sa isang linggo, parang nababalaw siya. Bigla siyang kakatok sa pinto ng kwarto ko sa madaling araw. Nak! Nak! Inahabol niya ulit ako! Takot na takot siya habang sinasabi na hinahabol siya ng nanay niya. Pero matagal na pong yumao ang nanay niya. At ang pinakatumatak sa isip ay noong Mother's Day taong 2018. Sumisigaw ang nanay ko at pilit na pinapabuksan ang pinto. Nang binuksan ko yung pinto ay laking gulat ko nang makita kong umiiyak siya habang nakahawak ang kamay sa gilid ng liit niya dahil may hiwa pala yun. Nakita ko din na puro galos at malalaking pasa ang meron siya sa kanyang muka at sa braso. Nang tanungin ko kung sino ang may gawa ay kinilabutan ako nang sabihin niya ang pangalan ng nanay niya. Nanginginig ang buong katawan niya habang ikwinikwento niya na nag-aabang daw sa labas ang nanay niya. Pinipilit ko na unawain ang lahat ng nangyayari, kaya tahimik lang din ako na nakatingin sa kanya, nang bigla na lang sumigaw ng malakas. Sabi ng tumahimik ka eh! Maririnig niya tayo! Lalo pa siya nag-hysterical nang marinig niya ang kalabog ng pinto sabay turo sa pinto at ang sabi, "Nandyan na siya! Nandyan na siya!" Pero wala akong narinig na kalabog ng pinto o kahit na anong sinyales na may tao sa labas nito. Doon ko na nalaman na may kakaibang ikinikilos ang nanay ko, kaya agad-agad ay humingi ako ng tulong. Tumawag ako sa mga kapatid ko at sinabing dalhin nila yung tito kong pulis. Doon lang ako nakaramdam ng sobrang takot sa nanay ko. Hanggang sa dumating na yung mga kapatid ko kasama yung ninong ko. Lalo akong natakot nang sabihin ng ninong ko na yung hiwa sa liig niya, yung mga galos, yung pasa ay sariling gawa ng nanay namin. Ginawa niya yon katulad na katulad doon sa mga abusong pinagdaanan niya sa kamay ng nanay niya noon. Ang kwento niya ay hindi yung mga nangyari nung gabi na yon, kundi yung mga abusong ginawa sa kanya katulad ng paghiwa sa liig niya, suntok sa mukha at hambalos sa braso at hita. Mukhang nag-hallucinate din siya, kaya palaging nakikita ang sariling ina. Delikado daw kung mag-stay pa ako sa tabi ng nanay ko. Ang mabuti pa raw ay ipakonsulta ito sa espesyalista dahil maaaring sa susunod ay tuluyan na raw nito ang sariling buhay. Hi, ako po si Precious. Only child po ako sa pamilya at ang daming pinagdaanan ng mga magulang ko bago pa ako dumating sa buhay nila. Sa loob ng 5 taong pagsasama noon ng mga magulang ko, ay 3 taon na silang sumusubok na makabuo ng baby. Pero hindi daw sila binibiyayaan pa. Si mama ko, sobrang gustong-gusto niya raw talagang magkaanak. At pakiramdam ni mama, ay wala siyang kwentang asawa para kay papa. Dahil hindi man lang niya mabigyan ito ng supling. Dumating pa sa punto na naging emosyonal si mama. Tuwing araw ng mga nanay, tuwing Mayo, umiiyak daw siya kapag naririnig niya yung mga kumari niya na nagbabatian ng Happy Mother's Day. O kaya naman, pagtatanungin siya
kung kailan niya balak na magkaanak. Hanggang sa noong Mother's Day din daw, ay nagkita-kita uli sila ng mga kumari niya. At nagulat siya nang makitang buntis na yung isang kaibigan niya na may parehong kondisyon sa kanya na nahihirapan din na makabuo. Parang 5 buwan pa lang daw noong huling makita niya kaibigan at umiiyak daw ito kasi gusto na ring magkaanak katulad niya. Nagulat si Mama nang makitang halata ng umbok sa tiyan. Agad-agad ay kinausap ni Mama kung ano ang ginawa ng kaibigan niya para makabuo. At doon na nga na ikwento nito na may kakilala daw itong manggagamot na kayang ayusin ng matres upang makabuo agad ng bata. At doon na nagsimula ang lahat. Pinuntahan nila Mama yung sinasabing manggagamot. At pagkarating nila doon ay hindi lang siyang nandun, kundi may 3 ginang na nais ding magkaanak tulad niya. Pinagbayad sila ng eksaktong 5,000 piso. Ang kwento pa ni Mama, pinahiga sila pagkatapos ay pinatulog. Ni hindi nga daw namalaya ni Mama na nakatulog na siya kasi may bumubulong lang daw na matanda sa gilid niya. Pagising daw ni Mama ay may nakaumbok na putik sa mismong tiyan niya. Tumitirik pa daw ang mata ng manggagamot habang nagdadasal. Ang mahigpit na bilin ng matanda ay wag na wag daw kakain ng 3 araw para daw maging epektibo ang ritual na isinagawa. Sa unang araw ay pinigil ni Mama yung pagkain kahit nagutom na siya. Sa 2 araw ay doon na sinikmura si Mama at pilit na siyang pinapakain ni Papa. Pero para daw sa magiging anak ay magsasakripisyo si Mama. Sa 3 araw, hindi na daw napigilan ni Mama dahil may kung anong parang nagwawala sa tiyan niya na kahit mga hilaw na pagkain sa ref ay kinakain niya na nang hindi namamalayan. Pero kahit anong kain niya ay gutom pa rin daw siya. Matapos ang 1 linggo ay nag-positive ang pregnancy test na ginamit ni Mama. Tuwang-tuwa siya kahit nagawa niya daw ang bawal ay epektibo pa rin. Ang nakapagtataka lang daw ay 1 araw pa lang pero mabilis na umuumbok ang tiyan niya. Akala nila ay normal lang daw yun. Nang sumunod na buwan ay nakaramdam na si Mama ng may maliliit na gumagalaw sa loob ng tiyan niya. Doon na sila na bahala kaya nagpa-check up na. Nang i-ultrasound si Mama, sinabi ng doktor na wala raw baby sa tiyan niya. Ang nakakagimbal ay imbis na bata ang makita, puno pala ito ng mga insekto. Doon na rin nabalitaan nila Mama na namatay yung kumari niya. Bigla raw nang itim yung tiyan at hindi na humihinga ang kaibigan. Mabuti na lang at natuklasan agad nila Mama yung nangyari sa kanya kahit na masakit. Ang sabi ni Mama sa akin ay umuwi daw sila sa Visayas. Nagpahilot siya sa lola niya para doon maalis yung mga insekto sa loob ng tiyan niya. Nakasurvive naman sila Mama at matapos ang 2 taon ay himala na dumating daw ako sa buhay nila. Years old ako noon nang maranasan kong mamasukan bilang taga-alaga ng matanda. Wala naman po akong maayos na training, basta may nagpasok lang sa akin sa trabaho na yon. Galing po akong Leyte at ibinahi ako papuntang Masbate. Bago ko gawin ang trabaho ko ay tinuruan lang ako ng dating taga-alaga ng mga basic na gagawin tulad ng paglagay ng pampers, pagpapalit, pagpapaligo sa matanda, tamang oras ng pag-inom ng gamot at mga bawal na pagkain at kung sino yung mga tatawagan kapag may emergency. Lahat ng yon ay itinuro sa akin sa loob lamang ng 1 araw dahil magre-resign na ngayon dating taga-alaga dahil ikakasal na pala. 82 years old po yung matandang babae na alagaan. Naka-wheelchair na siya. Minsan lang siya magsalita. Talagang mabibilang mo lang sa mga kamay mo. Minsan din,
Nakikita ko siyang nakatulala, tapos bigla na lang iiyak. Bukod sa akin, may kasama kaming dalawang yaya na tagalinis at tagaluto sa bahay. Unang araw ko palang doon ay ibinida na agad sa akin ng dalawa na kawawa raw yung matanda kasi wala raw kamag-anak na nag-aalaga. Yung mga anak daw ng matanda ay nauna pa raw na namatay kaysa dito. Kaya ganoon na lang daw ang hirap na pinagdadaanan nito. Nung nakailang linggo na ako sa malaking bahay, ay naramdaman ko na parang may iba kaming mga kasama. Yung kwarto ko kasi ay katapat lang sa matanda para mabilis kong napupuntahan. Madalas ay naririnig kong nagbubukas-sara yung pinto ng matanda. Ilang beses din akong nagpabalik-balik sa kwarto ng matanda kasi naaabutan ko siya na hindi na makahinga dahil may una na dumagan sa mukha niya. Hindi naman masyadong maigalaw ng matanda ang kamay niya, kaya imposible na ito mismo ang maglagay ng unan sa mukha. Natatakot na ako noon, kaya naikwento ko sa mama ko na gusto ko nang umuwi. Pero nung mga panahon na yon, ay kailangan talaga ng pamilya ko ng pera. Nung sumapit ang Mother's Day, ay naisipan ko na isurpresa yung matandang babae. Para kahit papano, ay maramdaman niya na minsan ay naging ina siya sa mga anak niya. Pero bigla na lamang siyang umiyak at nagsalita siya nang ikinagulat ko. Mahina at dahan-dahan itong nagsalita, pero sapat na para maintindihan ko. Tumingin siya sa likuran ko, sabay sabi, palagi raw nakabantay sa kanya yung mga anak niya at hinihintay na lang daw na mamatay siya. Akala ko nung una ay dahil miss niya lang ang mga anak niya. Pero sinabi niya na malaki raw ang kasalanan niya sa mga ito. Kaya hanggang kamatayan ay galit na galit raw ang mga ito. At doon niya na naikwento ang mga ginawa niya sa mga anak niya. Yung dalawang anak niya ay ibinigay niya sa tiyuhin niya na siya namang minaltrato. Yung isang anak niya ay ibinenta niya kapalit ng perang ginamit niya ng pagpapalago ng negosyo na sinimulan niya. At yung isa pa niyang anak ay may sakit na hika. Napabayaan niya kaya namatay mag-isa sa bahay nila. Simula daw nang magkasakit siya ay nakabantay na yung mga anak niya. Galit na galit daw ang mga ito habang nakatirik ang mga mata. Ilang beses na raw siyang napahamak dahil gustong maghiganti ng mga anak niya. Nagulantang ako sa sinabi ng matanda, lalo pa pag naiisip ko na nandoon lang daw palagi at nakatayo yung mga anak niya habang nakaabang sa pagpanaw niya. Marami pa pong kababalaghan na nangyari matapos niyang maikwento yon. Ngunit isang taon lang po ang itinagal ko sa trabaho dahil kinailangan ko na ring bumalik sa pag-aaral. Noong paalis na ako, nagpaalam pa ako sa matanda. Wala siyang reaksyon, pero nakita kong pumatak yung luha niya. Lumakad na ulit ako palabas. Pagkatapos ay sumulyap ulit ako ng isang beses at nakita ko hindi siya nag-iisa. Sa likod ng matanda ay nandoon yung apat niyang anak. At tulad ng sinabi niya, punong-puno ng puot at galit ang mga itsura nito at hindi maalis ang tingin sa matanda. Good PM po, Shadow Weavers. Itago niya na lamang po ang pagkakakilanlan ko sa pangalang Elang ng Sorsogon City. Bata pa lang ay pamilyar na ako sa kasabihan na kapag buntis daw ang isang babae, nakatapak na daw ang isang paa nito sa lupa. Ganon din po kasi ang nangyari sa mama ko. Namatay ang mama ko nang ipinanganak niya ako. Nabuhay ako, pero siya naman ang binawian. Nagkaroon daw ng komplikasyon habang inilalabas ako. Nang mawala si mama, ay hindi ito matanggap ng papa ko. Palagi raw itong lumalabas at nagpapakalasing. Hindi niya rin ako matingnan ng diretso kasi parang akong sinisisi niya sa pagkawala ni mama na daladala ko simula nang ipinanganak ako. Kaya sina lolo at lola ang nag-alaga sa akin.
Nandun din naman tumutuloy si Papa. Pero hindi niya ako inaalagaan o kaya ay kinukumusta man lang. Parating niya rin akong sinisigawan kahit sa maliit na bagay lang na dahilan. Ito po yung pinakamalalang nangyari na hindi ko maalis sa isipan ko. Nangyari ito noong mismong Mother's Day. Nagkaroon pa nga ng salo-salo sa bahay namin at nirigaluhan ko pa si Lola. Akala ni Lola ay hindi ko naaalala. Kaya nagulat sila nang malaman nila na tandang-tanda ko pa. 5 years old pa lang kasi ako nang nangyari yon. Biglang pumasok sa loob ng kwarto si Papa. May dala-dala itong itak. Natutulog kasi ako sa kama, katabi lang ng kama ni na Lola. Pero nung oras na yon ay hindi pa talaga ako tulog. Nakapikit lang ako kasi masama ang pakiramdam ko noon. Binuksan ko ang mata ko at nakita ko ang itsura ni Papa. At kaagad akong umiyak nang makita kong nakataas at nakaamba yung itak niya sa akin. Nagising si Lola at Lolo at kaagad na tinabig si Papa. Nagsisigaw si Lola para magising yung iba ko pang tiyuhin. Kasi tumayo pa si Papa at susugurin ako habang sinasabi niya na kailangan ko daw mamatay para mabuhay si Mama. Kinabukasan, ipinaliwanag sa akin nila Lola na masama lang daw ang pakiramdam ni Papa, na wala daw sa tamang pag-iisip noon si Papa. Pero mahal na mahal daw ako, bagay na hindi ko pinaniwalaan, lalo na nung narinig ko silang nag-uusap-usap sa sala. Ang lakas ng boses ni Papa. Kinukumpronta kasi siya ng mga tiyuhin ko kung bakit daw nagawa niya sa akin yun. Pero umiiyak si Papa at sinabing may sinalihan siyang grupo. At nitong malaki na ako, saka ko lang nalaman na kulto pala yung sinalihan ni Papa. At pinangakuan si Papa na bubuhayin si Mama kapalit ng ulo ko. Hindi niyo po alam yung pakiramdam ko kung gaano ako natakot sa Papa ko noon. Umiwas na ako sa kanya hanggang sa lumaki ako na malayo ang loob ko. Nito lang po humingi ng tawad sa akin si Papa nang magkasakit na siya ng malala. Masasabi kong napatawad ko na siya. Pero hinding-hindi ko malilimutan yung kasalanan niya sa akin dahil kahit kailan ay hindi siya nagpakaama sa akin. Hello po sa inyo, Kapasta. Ang pangalan ko po ay Victorina. O tawagin niyo na lamang po akong Ina. Kada selebrasyon po namin ng Mother's Day, kasamang pamilya, ay hindi talaga maiiwasan na mapag-usapan itong experience namin. Kaya bakit hindi ko ibabahagi? Sana po'y mapasama ito para sa nalalapit na Mother's Day ay pwede naming maiplay sa celebration namin. Taong 2005 po ito nangyari. 10 taong gulang pa lamang ako noon. Naghahanda yung mga kapatid ko para isorpresa ang nanay ding namin. Yung panganay naming kapatid na si Ate Osang ay siya yung bumili ng cake. May design pa yun ng mga bulaklak na may nakasulat na Happy Mother's Day, Nay. 2 layer po yung cake. Yung iba namang mga kapatid ko na galing pang Maynila ay nagtatago sa likod ng bahay namin para saka na lamang sila magpapakita kapag nandun na ang nanay namin. May dala-dala silang mga nakabilao na pagkain na in-order pa nila. Si nanay naman ay inilabas muna ng isa kong kapatid para magawa muna namin yung sorpresa. Ako naman ay tumutulong lang sa pagpapalobo ng mga balloons at saka nagbabantay na rin sa mga pagkain dahil baka sampahan ng aso yung lamesa na may mga pagkain. Nakahanda na po talaga ang lahat. Samantalang ako ay mag-isang nagbabantay sa loob. Nakita po talaga ng 2 mata ko na lumabas si nanay galing ng CR namin. Tapos dumiretso siya sa lamesa sa tapat ng cake. Nakaharap pa siya sa akin kaya kitang-kita ko ang mukha ni nanay na walang reaksyon. Ninervyos na po ako noon at sumisigaw na ako sa isip ko na palpak yung sorpresa namin
kasi bakit nasa loob ng bahay si nanay. Napatili pa ako nung sobrang tinis nang makita si nanay na yung mukha niya ay bigla niyang isinubsob dun sa cake. Takot na takot ako nang makita kong tumusok yung stick sa kaliwang mata niya na parang wala lang nangyari at pumasok ulit siya sa CR. Yung stick na yon ay yung nakatusok sa loob ng cake para po tumayo ito at hindi kaagad na masira. Pumasok yung mga kuya ko na nagtatago sa likod bahay nang marinig nila na tumili ako. Sakto rin pong pagpasok ng kapatid ko kasama si nanay at gulat na gulat din. Imbis na isurpresa si nanay ay lahat sila'y nasurpresa dahil sira-sira na po yung cake. Akala ng mga at ko'y sinira ko. Pinagalitan pa ako dahil hindi ko raw binabantayan ng maayos. Sinilip din nila yung CR kung may tao, pero wala naman. Nanginginig na ako nun sa takot dahil dun sa nakita ko at dahil na rin sa pinapagalitan nila ako. Kasi ang akala nila ay nagsisinungaling ako nang sabihin kong nakita ko. Pero ilang sandali lang po ay nakita naming lahat na dumudugo na yung kaliwang mata ng nanay ko. Tapos nahilo siya. Ilang araw na lumobo yung kaliwang mata ng nanay ko at doon ako pinaniwalaan ng mga kapatid ko dahil sa nangyari. Ang weird po talaga kasi nang nakita ko. Luminaw din naman ang paningin ni nanay at wala naman pong masamang nangyari. Hindi namin alam kung bakit nangyari yon. Ang sabi lang ni nanay, baka raw yung mga kasama namin sa bahay na hindi namin nakikita at ayaw ng ganong okasyon. Kaya naman tuwing Mother's Day ay sa labas na lang kami nagdiriwang.